totoong kwento na kababalaghan. Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Kumusta po kayo, Sir BB? Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Arwin. Isa rin pong OFW. Simula po nang mapakinggan ko ang inyong mga kwento, ay naging libangan ko na po ito tuwing pagkatapos ko magtrabaho. At ako po ay nainganyo na ibahagi ang aking pong karanasan nung ako ay nasa amin pang probinsya. Kaya sinikap ko po talagang malaman kung saan ko kayo pwede i-message. Kaya ako po ibabahagi ito hindi dahil sa gusto kong patunayan ang tungkol sa pag-iral ng mga aswang. Sino man na makakarinig ng kwento kong ito, kung sakaling inyo pong mapili, ay hindi ko hangad na ipilit sa kanila ang aking paniniwala at karanasan. Tutal naman po ay may kanya-kanya naman tayong sariling pag-iisip. Kung kaya, nasa atin na po iyan kung inyo pong paniniwalaan ang kwento kong ito o hindi. Tubong probinsya din po ako, ngunit hindi ko nababanggitin ang pangalan ng mismong lugar namin dahil sa may mga masiselang bahagi ang akin pong kwento. Masasabi kong bagaman hindi marangya ang amin pong pamumuhay noon, ay hindi rin naman kami naghihikahos. Niminsan ay hindi naman namin naranasan na sumala kami sa pagkain sa araw-araw ng aming pamumuhay, dahil na rin sa kasipagan ng amin pong mga magulang. Bata pa ako nang una kong marinig ang tungkol sa mga aswang. Isang gabi iyon nang patulog na kami nang magkwento ang tatay ko. Simula noon, lagi na nila kaming pinaaalalahanan, lalo na kapag magdidilim na. Kung kaya, pumapasok na agad kami sa bahay. Nag-iisa lang ang aming bahay noon sa lupang sinasaka ng mga magulang ko. Nasa bukid yung tinitirahan namin noon. Tatlo kami magkakapatid at ako ay pangalawa. Nang umedad ako ng 9 taong gulang, ay doon ko unang naranasan ang tungkol sa sinasabing aswang. Galing kami noon sa isang handaan. At dahil sa napasarap ang tatay namin sa pakikipag-inuman, kaya last trip na ang aming nasakyan. Alas 3 ang huling jeep na daraan doon. Ngunit may kalayuan kasi talaga yung pinuntahan naming kamag-anak ni tatay. Kaya nang bumaba kami sa jeep, ay pasado alas 5 na. Nang paakyat na kami sa bundok pauwi sa amin, ay nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Kaya nang sapitin namin ang ituktok, ay madilim na talaga. Nanguha na kami noon ng mga tuyong dahon ng nyog at siyang sinisindihan para may ilaw kami. Mula kasi sa kalsada ay malayo pa ang sa amin. Kung hindi ako nagkakamali, ay mga may 4 na kilometro pa siguro. Nang masapit namin ang itaas ng bundok, ay bababa naman kami at aakyat pa uli. At sa kalagitnaan ng 2 bundok ay ang amin na. Nang bumababa na kami sa bundok, ay bigla na lamang kaming nakarinig ng malalakas na pagaspas. Sa unang pagkakataon na marinig namin iyon,
ang unang pumasok sa isip ko ay malaking ibon. Kaya, napatakbo ako kay nanay at napahawak sa kanyang kamay. Natakot kasi ako. Naisip ko na baka ako'y dagitin. Nakasunod sa akin noon ang bunso naming kapatid, habang si tatay naman at panganay naming kapatid ay nauuna ng bahagya sa amin. Nung itinaas ni tatay at kuya ang hawak nilang ilaw, ang tanging nakita ko lang ay parang kulay itim na payong na tila hinihila ng pababa, kung kaya gumagalaw sa hangin. Nang biglang narinig namin si tatay na sumigaw at sinabing dumapa raw kami, kaya wala nang tanong-tanong na dumapa kami noon. At nakita kong idinuduldol nila yung hawak nilang apoy doon sa itaas. Dahil doon ay panandalian kong nakita ang parang ulo nung nilalang na iyon. Halos di ako makapaniwala dahil sa kasinlaki iyon ng ulo ng isang tao. O mas tamang sabihin na parang ulo talaga iyon ng tao. Pero hindi kulay kayumanggi ang pisngi noon. Medyo maitim din at may kahabaan ng tenga. Ngunit nakita ko ang buhok noon. Oo, may buhok yung nilalang ng katulad talaga sa isang tao. Natigil lamang iyon nang tila nahirapan ito na lumipad nang mas mababa. At hirap ito na lumapit sa amin. At sa isang iglap ay nawala na ang pagpagaspas noon at mabilis na naglaho sa kadiliman ng gabi. Natatandaan kong panay ang mura ng tatay ko sa nilalang. Maging ang nanay ko ay di rin nagpaawat. Ngunit alam ko naman na hanggang ganun lang ang kaya niyang gawin. Dahil ramdam ko rin na natakot din si nanay, katulad namin ng bunso kong kapatid. Nang nasa bahay na kami, ay hindi kami agad mga nakatulog. Pinag-usapan pa namin ang nangyari sa daan. At makailang ulit kaming pinaalalahanan ng aming mga magulang. Dahil sa pag nangyari umano ang kanilang kinatatakutan, ay mahirap. Pagkat di umano nila alam kung sino ang kanilang hahabulin at pagbabayarin. At kung sakaling malaman naman daw nila, ay hindi rin maaaring ipasa batas. Dahil wala naman umanong kinikilala ang batas tungkol sa mga ganong bagay. Kaya wala na raw ibang paraan kundi ang ilagay sa kamay ang batas para makaganti. Na iyon ay ayaw din naman ng mga magulang ko na mangyari. Kaya ang pinakamabuti daw na gawin ay ang ibayong pag-iingat na lamang. Na nung mga panahon na iyon ay nabigyan ko pa ng maling pakahulugan. Ang nasa isip ko ay duwag ang aming ama. Bago pa kami natulog ay minsan pang nagkwento si tatay. May isang dekada na rin umano ang nakakaraan na magkaroon din sa lugar namin ng aswang na agresibo at gumagala. Natahimik lamang daw nang mapilitang umalis yung aswang. Dahil sa kanila umanong pinuntahan iyon sa mismong bahay at binantaan. Nang kanila itong mabisto na siya palang aswang na nagkakalat ng lagim sa baryo. Ayon pa kay tatay, ay matagal na umano iyon naninirahan sa amin ding lugar. Nang magkaisip raw siya ay naroon na ito naninirahan at kilalang kilala ng kanyang mga magulang. Ngunit nang iwan ng kanyang asawa at mga anak, ay doon na nagsimulang mang-aswang si Tonyo. Iyon ang pangalan ng kanilang kababaryo na naghasik ng takot sa kanila 10 taon na ang nakakaraan. At ngayon lamang daw uli siya nakaranas ng tungkol sa aswang.
kung kaya napaisip siya. Kung sino naman kaya at taga saan ang umatake sa amin kanina sa daan. Nagsalita naman ang aming ina at sinabing marahil ay tayo lamang iyon. Dagdag pa ni nanay, baka iyon daw ay napadaan lang. At dahil sa baka bagong hawa, kung kaya nang makita kami ay agad na umatake, kahit pa kami ay marami. Nang nakahiga na kami ay nakita kong bumangon pa si tatay. At nang magtanong ako sa kanya, ay lalabas lamang daw siyang sandali at magsasaboy ng abo at asin sa palibot ng bahay. At narinig kong pati ang bubungan ay kanya ring hinagisan. At di ko na namalayan na nakatulog na ako. Makaraan lang ang halos wala pang isang buwan, nataon noon na kaming tatlo lang na magkakapatid ang naiwan sa amin. Gumagawa ako noon ng tirador habang yung bunso kong kapatid naman ay naglalaro din sa bakuran malapit sa kinauupuan ko. Ang kuya ko naman ay nasa pinakabalkonahe ng bahay namin at nakikinig ng drama sa radyo. Nang may makita kaming dalawang tao na papalapit doon sa aming bakuran, napansin ko kaagad ang pasan na sako ng mas bata sa kanila. Tingin ko sila ay mag-ama, pero pareho silang matipuno ang pangangatawan, maskulado, ika nga, at halos magkasing taas lang sila. Nang makalapit sila sa bakod, ay napansin na rin pala sila ng panganay namin at agad itong nagtanong kung ano ang kanilang bitbit. Sumagot ang mas matanda sa kanilang dalawa at sinabing yun daw ay ang nahuli nilang baboy Ramo. Kaya nang marinig namin iyon ay agad naming naisip na galing pala sila sa pangangaso. Mayaman pa kasi noon ang mga kabundukan at kagubatan sa amin. At marami pa talagang mga baboy Ramo na kung minsan ay may usa pa nga noong mga panahon na yon, pero medyo madalang na. Nang minsan pang magtanong si kuya kung saan na ang kanilang punta, ay sinabi nilang pauwi na. At makikiran lang umano sila dahil sa mas malapit daw kung doon sila daraan, dahil tutumbukin na raw nila yung sa kanila. Pero hindi man lang humarap o tumingin man lang ang mga ito sa amin, at nang makalampas na sila ng bagya ay napansin nga naming may bakas ng dugo yung sakong daladala nila. Nang medyo nakakalayo na sila ay nasabi ko pang ang swerte nila dahil sa masarap ang kanilang magiging pagkain. Matagal na rin kasi kaming hindi nakakapag-ulam ng baboy noong mga pagkakataon na iyon. Nagsalita naman ang kuya ko at sinabing baka daw kasi yung mga tanim namin ang laman ng kanilang sako, kung kaya pala siya nagtanong. May iba kasi doon sa amin na ayaw magtanim at asa lamang sa tanim ng iba. Ang masaklap pa ay hindi man lang marunong manghingi o magpaalam, basta na lamang mangunguha at magnanakaw. Ang buong akala namin ay isang karaniwang kaganapan lamang iyon at walang importansya. Nagulat na lang kami kinagabihan nang ikwento ng aming mga magulang ang ukol sa isang bata na nawawala sa kabilang baryo. Kinilabutan kami nang aming marinig yon. Dahil ayon pa sa kwento ng aming mga magulang, nang hanapin na ng mga tao sa kanilang baryo ang bata, ay may mga patak ng dugo sa mga halaman at sa lupa. At ang direksyon umano na tinatahak
ay papunta sa aming lugar. Kaya lumakas ang kaba sa dibdib ko noon. At nagkaroon kami ng hinala na baka hindi baboy ang laman ng sako na dala ng mag-ama, kundi iyon ay yung bata. Lumipas ang mga linggo hanggang sa maging mga buwan at hindi na talaga nakita pa ang bata. Hindi naman namin mailarawang mabuti sa aming mga magulang ang itsura ng mag-amang dumaan sa amin. Dahil sa mga nakatungo nung kinakausap sila ng aming panganay na kapatid. Ang aming mga magulang naman ay sinabing mainam na rin umano ang ganon. Dahil sa wala naman daw silang balak na makisangkot tungkol dito. At kahit parang nakita namin ng malinaw ang kanilang mga mukha, ay hindi pa rin naman daw kami nakasisiguro. At baka kami pa raw ang malagay sa alanganin. Makaraan ang ilan pang mga buwan ay nagdalang tao naman ang aming ina sa pang-apat naming kapatid. At nung may mga 5 buwan na ang kanyang tiyan, ay muli akong nakaranas ng isang nakakatakot na pangyayari tungkol sa mga aswang. 3 lamang kami noon sa bahay. Dahil sa ang tatay namin at si kuya ay sumama sa pangingisda. Patulog na kami noong mga oras na iyon at naroon kami magkakasama sa isang silid. Napansin ko ang nanay namin na parang hindi siya mapakali at tila init na init. Nakahiga na rin ako noong mga oras na iyon. Yung sumunod naman sa akin ay tulog na. Nang nakakaidlip na ako, ay bigla na lamang akong nagising nang maramdaman ko ang pagyugyug sa akin ni nanay. Sinabi niya sa akin na parang mayroon daw tao sa labas ng aming bahay. Naisip kong imposible namang sila tatay na iyon. Dahil sa sigurado akong sa kinaumagahan na ng mga alas 9 o kaya ay alas 10 ang dating nila. Kaya, tinanong ko si nanay kung ano ang aming gagawin. Inutusan niya ako na kunin yung itak na naroon malapit sa aming banggirahan. Kaya kahit takot na takot ay tumayo ako at sumunod sa utos ni nanay. Pagbalik ko ay nagsimula na kaming makarinig ng mahinang huni. Doon pa lang nasiguro ni nanay na hindi pala karaniwan tao ang nasa labas, kundi aswang. Dahil na rin sa huni noon, nakaramdam ako ng matinding takot. Nag-alala din ako para sa nanay ko at kapatid. Kita ko ang takot sa mukha ni nanay, pero pakiramdam ko ay pilit niya iyong pinaglalabanan. Kanya akong sinenyasan na huwag maingay. At mga ilang sandali pa ay parang nasa silong na namin iyon. Kaya sinikap kong huwag maglabas ng kahit anong parte ng katawan lampas doon sa banig. At di nagtagal ay kitang-kita ng mga mata ko na ilang beses umangat yung isang bahagi ng banig na parang makailang ulit niya iyon sinundot. At napansin rin pala iyon ni nanay. Napatingin siya sa akin at muling tumingin doon sa banig. Napansin namin na umangat naman ang sa unahang banda at ilang ulit din iyon. Kaya nang maisip ni nanay na yung sa susunod na parte ng banig ang siya namang aangat, ay dahan-dahan na niyang binunot ang itak sa lalagyan nito at kanya nang itinapat ang itak doon at umangat nga iyon. Pag-angat noon nung unang beses ay hinawakan na ni nanay ng 2 kamay ang itak
na kanyang sinundan ang pagkakasalansa ng kawayan na lampas sa banig. At bago pa iyon umangat sa ikalawang pagkakataon, ay buong lakas na niyang itinusok ang itak. Nagulat ako nang biglang tumunog ng malakas ang isang baboy na animoy kinakatay at nagsimula nang kumalampag sa silong ng aming bahay. Nasa tansya ko ay ilang beses pa iyon bumangga at naramdaman pa namin ang bagyang pag-uga ng bahay namin. Sabay nagsalita si nanay sa malakas na tinig at minura niya iyon at sinabing pababoy-baboy ka pang animal ka. Nakikilala kita. Huwag ka nang babalik dito. Papatayin kita. Pagbabanta pa ni nanay. Kinaumagahan pagdating nila tatay at kuya ay agad kong ikinuwento ang nangyari. Galit na galit si tatay. At nakita ko rin ang pag-aalala niya para sa amin. Ang buong akala namin ay yun na ang huli at hindi na muli pang pagbabalakan ng masama si nanay ng aswang. Pero nagkamali kami. Isang gabi iyon. Siguro ay may isang linggo na rin ang nakakaraan. Simula nang mangyari yung sa aswang na nanggubat sa amin na nag-anyong baboy. Itinapat pa naman na kumakain kami ng hapunan. Nang bigla na lamang may kumatok sa aming pintuan. Nagkatinginan pa nga kami nung mga oras na iyon. Dahil sa bihira naman ang may pumupunta ng ganong oras sa amin. Dahil nga sa napakalayo. Maliban na lang kung talagang importante siguro. At nagtaka din si tatay. Dahil ang nakagawian doon sa amin ay mananawag na agad ito papasok pa lang ng bakuran. Bagaman may masamang kutob na noon si tatay, ay tumayo siya at lumapit sa pinto. Si kuya sana ang magbubukas pero nagpresinta na si tatay. Nang nasa may pintuan na siya, ay kanyang tinanong kung sino ang nasa labas. Ilang sandali ang lumipas, ngunit hindi iyon sumagot. Muling inulit ni tatay ang kanyang tanong at sumagot iyon. Nakahinga kami ng maluwag nang aming marinig ang boses ng ninong ko na siyang sinasamahan nila tatay sa pangingisda. Nang buksan ni tatay ang pinto ay bigla na lamang siyang nagulat at natumba na napaupo sa may sahig. Ngunit bago iyon ay nagawa pa niyang maisara ang pinto at nagsisigaw ito na hinihingi ang kanyang itak. Napatakbo naman kami nila nanay para tulungan si tatay. Si kuya naman ay kinuha ang kanyang itak. Nakita ko pang gumalaw ng dalawang beses ang pinto na parang nagpipilit na makapasok ang nasa labas. Pero itinutulak naman iyon pabalik ng dalawang paa ni tatay. Nang maiabot ni kuya ang itak kay tatay, ay bigla itong tumayo at binuksan na ang pinto. Ngunit wala na kaming nakita roon. Kita ko ang pagkagulat sa mukha ni tatay. Nang mag-usisa si nanay sa kanya, ay sinabi niyang may aswang umano. Tinangka pa raw siya nitong hablutin sa damit, kung kaya natumba siya. Nagulat daw talaga siya, dahil sa ambong akala niya ay ang kanyang kumpare. Nang mga sumunod na araw, ay panay ang pangangaso nila tatay. Hindi na muna siya sumama sa pangingisda. Iniwan na rin muna niya ang pagtatanim sa bukit pansamantala. Bali lima silang magkakasama. Ang dalawa doon ay pinsan niya. Ang isa ay nakatatandang kapatid. At yung isa naman
ay kanyang kumpare. Halos 3 araw silang nangaso noon. Nang umuwi sila, ay wala naman silang dala na kahit ano. Kaya, nagbiro pa ang nanay namin noon na ituon na lang niya ang kanyang sarili sa pagtatanim at sa pangingisda. Dahil sa baka hindi niya talaga linya ang pangangaso. Simula noon ay naging maayos naman na ang aming pamumuhay. Kahit ang pagbubuntis ni nanay ay naging maalwa na rin. Naipanganak ang pang-apat naming kapatid ng maayos. At nang paligo na ni nanay ay naganda kami. Nagkatay sila tatay ng baboy at kambing. Pasintabi na rin sa mga mahilig mag-alaga ng aso. Pagkat mayroon din kasi silang kinatay noon. Dahil noong mga panahon na iyon, ay uso pa at napapadalas ang pagkatay ng aso sa amin. Lalo na yung mga hindi maasahan sa bahay at sa pangangaso. Masayang masaya kaming lahat noong araw na iyon. Noong mga maghahating gabi na, nagsiuwian na ang ibang mga bisita at kamag-anak namin. Ang naroon na lang na natira at patuloy na nag-iinuman ay yung mga nakasama ni tatay nung sila ay nangaso. At doon ko nalaman kung bakit wala silang nahuli na anuman. Dahil sa hindi naman pala talaga hayop ang kanilang pinangaso, kundi aswang. Nandun ako nung mapagkwentuhan nila iyon. Nalaman pala nila tatay sa tulong din ng kanyang mga kaibigan at kuya kung sino ang aswang na sumusugod sa bahay namin. Kung kaya kanilang pinuntahan iyon doon sa tinitirahan nito at kanilang napaamin. Wala naman daw talaga silang balak na patayin nito, kundi kanila lamang pinapaalis at pinapalipat ng ibang lugar. Ngunit bigla daw iyong umusad nang hindi nila nalalamang mga kataga. At nakita nilang bumagsak na kagad sa lupa ang isa sa mga kasama nila na namimilipit sa sakit. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan. Binabati din po natin ang lahat na patuloy na nakikinig sa ating mga kwento, gayon din sa ating mga silent listeners, sa mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.